Isang malaking responsibilidad ang pagbubuntis. Kasali na sa ating responsibilidad ang paghahanda sa ating sarili para sa tinatawag nating breastfeeding. Kaya inimbitahan natin ulit ang ating paboritong guest dito sa ating YouTube channel. Walang iba kundi ang isang lactation expert mula dito sa Davao City, si Mommy Tere. Hello, Mommy Tere! How are you? Thank you, Mommy Ara. Thank you once again for inviting me. Ano bang dapat gawin para ihanda yung ating sarili sa breastfeeding? Siyempre, kasi I want to share this na I really did not think about breastfeeding when I was pregnant. O, di ba? It's a trivia. Doon ko pa na feel yung pressure na dapat ko palang i-breastfeed yung anak ko pag third trimester na. So sabi ko, ano ang dapat kong gawin? Like, oh my gosh. Gusto kong mag-breastfeed kasi parang hindi pa siya nagiging passion. Gusto ko lang ma-experience. Ganon. But eventually, nung lumabas na si Yana, na-realize ko, ang ganda pala ng effect ng breastfeeding sa anak. At doon na nagsimula yung passion natin with also your help. Ayan, Mommy Tere, eto na ang opportunity natin para bigyan din natin ng tips ang mga pregnant moms as early as first trimester, second trimester. Kailan ba dapat paghandaan ang breastfeeding journey? So, di ba na pag-usapan natin before kailan mag-uumpisa yung pagde-desisyon on breastfeeding? It's at the time na nalaman mong buntis ka, the preparation can get as early as that time. So, kung halimbawa, nalaman mong buntis ka na ngayon, okay, so this is my plan, I wanna breastfeed. So, kumbaga, ipaghahandaan mo na yon, unti-unti. Hindi yung last minute na natin siya iisipin na, mag-breastfeed ako, kailangan ko maganda, ano bang gagawin ko? Cramming mood na yon, kumbaga. So, mas maganda, mas maaga, mas okay. Ayun, dapat i-prioritize na, syempre, aside sa health natin, na dapat ay mag-take tayo ng mga prenatal vitamins natin, or ano pa mga preparations sa ginagawa natin, syempre, isa din yan sinikino-consider natin. Ano ba dapat ang gawin, Mami Tere? Dapat i-increase ba? Di ba may mga sinasabi na kumain ka ng more on malunggay soup, etc., ganito. Totoo ba? Dapat ba talagang gawin yan? Or naturally, nandyan? Paano ba, Mami Tere? Ang ano kasi, Mommy, kailangan lang natin na maging conscious sa kinakain natin. Eat right. Mawas tong pagkain lang talaga yung kainin mo. Kasi isipin mo, you're eating for two, di ba? So, kung anong kinakain mo, ini-introduce mo rin kay baby. So, kung puro ka junk food, pinapakain mo na si baby ng junk food. Di ba? Bigla ba naalala mo yung kapanahunan ni Yana? Nung nasa chan pa siya. Super guilty. Grabe. Napakahili ko sa sweets. Pareho tayo dyan pagdating sa sweets. Yan din ang aking weakness. So, ang akin naman, dark chocolate. Nagpapagawa ko ng mga eggless cake kay Mommy Jess. Kasi talaga siya yung gumagawa nun. At saka kay Mommy Rap. So, anyway, kailangan tayo isipin natin na yung pagkain natin hindi lang para sa sarili natin. It is also for the baby. So, pagandaan na rin natin yung magandang pundasyon ni baby sa health niya. Yung una pa lang na nalaman natin, tamang pagkain, stay hydrated all the time. Hindi mo kailangan mag-supplement ka agad ng malunggay, but you can include it in your diet or in your food. Diba? Pero hindi ko naman i-encourage na sige, kasi yung iba daw, binibigyan na sila ng, sige, mag-take ka na ng malunggay capsule as early as third try, parang ayan na, ready na. No, your body will naturally produce breast milk once na lumabas na si baby. So, it's a natural process.
There you go. So dapat ano lang, eat healthy, eat right. More on vegetables, more on fruits. Ayan, wag siguro puro fruits din kasi yung mga matatamis na mga fruits na kupo, yun din yung naging reason bakit ako nagkaroon ng diabetes that time, Mami Tere. I just wanna share. But Mami Tere, pagkadating ng third trimester, di ba usually may mga buntis na sinasabi nila, lumalabas na yung milk nila. Mm-hmm. Anong dapat gawin pag ganun, Mami Tere? It's a million dollar question. Like, ilang mommies na ang nagtanong sa akin about it. Kasi, di ba, should they pump it? Should they... Ano bang dapat gawin? Hindi mo kailangan i-pump. Hayaan mo lang siya. If you wanna, you know, put some breast pads or what, hindi ko rin i-encourage. Kasi i-long press mo lang siya, put pressure on it, apply pressure on it, magsa-stop na naman ang pagli-leak nun eh. You have to be very happy kasi as early as, you know, third trimester, andyan na, nagpapakita na siya. Totoo! Compared sa iba na ang tagal, di ba, lumabas, like ako four days after pa, Mami Tere. Pero Mami Tere, di ba paghahayaan mo yung breast milk, di ba nawawala yung supply? Pero eventually, babalik din naman pagkalabas ni baby, ganun ba? That's right. Hindi yan siya mawawala actually. Kumbaga, hyperactivity lang yun ng ating mammary glands. Kaya siya, nag-leak kagad as early as the third trimester. Pero hayaan mo lang siya. There's no problem with you having the leaking boobs nang hindi pa lumalabas si baby. Kasi lang, yun na, you're just blessed. Pwede mo siyang i-cold compress if you want. Para ano, hindi lang siya mayat-maya nag-tawag dito. Hindi lang siya mayat-maya nag-leak. So you can do that. And then, kasi pag ginagawa mo yung pagpapump or iniipon mo or what, pwede kasing ma-compromise ang baby. Yes, di ba? It can cause contractions din daw. Exactly. Okay. Right. Pero magkaiba naman yung limited lang yan sa pumping. Kasi yung direct latch, for example, may toddler ka tapos buntis ka, yung toddler mo nagde-dede pa, is okay naman siya pag ganun. Definitely. Yes, very okay yun siya. As long as wala kang risks. Ayun, so yun yung dapat tandaan ng mga mommies. Never, never pump. Oo nga, Diyos ko, nakakatakot. Baka malagay pa sa peligro. Ikaw at ang baby mo. Tama yan, Mami Tere. So hayaan lang. Cold compress and not hot compress. Anong pag pinagkaiba ng dalawa? Anong magiging effect pala sa boobs, Mami Tere? Pag hot. Okay. Instead dilation of cold. Kasi yung hot, di ba? It promotes dilation pag hot. So, ibig sabihin, magtutuloy-tuloy siya, magtutuloy-tuloy ang flow. Constriction naman ang ginagawa ng cold. So, kumbaga, pinapabagal niya or sinusuppress niya. Nire-regulate niya. Alam mo yan, tinuro ko yan sa'yo. Yes, tama. Tama yan. Kasi there was a time na grabe engorged ka ko. So, hot compress. Kaya para magtuloy-tuloy ang flow. Ayun. Ayan. Mami Tere, ano pa ang tips na may bibigay mo para sa mga pregnant moms natin? So, we already have that preparation as early as first trimester. Pag lumabas ang milk na hindi natin na malayan, lumabas siya at the third trimester. Usually, third trimester talaga yan, Mami Tere, di ba? Yung lumalabas. Wait lang. But before we proceed with your next tip, eto na lang. Ano ang dapat, parang kumbaga, anong itsura ng gatas? Paano nila ma-identify na milk yung lumalabas during their third trimester? Kasi baka liquid something lang, or paano nila ma-identify na, eto may gatas ako. Ano itsura nito? Mm-hmm. Yung iba, nakikitaan na ng colostrum. Yung ibang color yellow, parang gold. Yes, yellow, brownish or yellow pero very viscous siya or very ang tawag dito malapot. Malapot yung fluid na 'yon. Yung iba naman, matured milk talaga yung lumalabas. Puti yan talaga. Bakit ganun? Yung iba parang colostrum, medyo malagki, tapos yung iba, yun na nga the matured milk, yung puti na sinasabi natin na ano bang
term dyan, parang liquidy na talaga. Oh, matured milk ang tawag doon. Ano siya, mami? Masyado lang talaga silang hyperactive, kumbaga, ang kanilang mammary glands. Ibig sabihin, sobra-sobra. Parang tao din. May mga hyper, meron namang, alam mo yun? So, kumbaga, masyado lang active talaga ang kanilang mammary glands. Ayan. Mami Tere, eto pa. Hala, nakalimutan ko yung tanong ko. Wait lang. Dapat ba linisin ang ating nipples before we give birth? No. The answer is no. Ang ating areolas, meron yan siyang 24/7 yan, walang kupas na nagpo-produce ng antibacterial fluid or antibacterial tawag dito na nililinis niya mayat maya yan. So if you wash it with soap, what happens is nagiging dry, mangangati. So hindi dapat. Tapos baka ma-infect pa, Mami Tere, 'di ba? Nakakatakot. Pag naging dry, syempre mangangati siya. Kakamutin mo nang kakamutin. Mm-hmm. So ang mangyayari, magsusugat. Yes. So, ayun, hindi maganda. Ayan, before we end, Mami Tere, one last tip para sa ating mga breastfeeding moms. I mean, part mga pregnant moms na gusto ng breastfeeding. Ayun, excited tuloy ako. Yes. Part of the preparation is you get your husband involved. If you can get a professional who can teach you or who can tell you what's going on with you during your pregnancy, that will be very best. Like you get a birth doula para ma-explain niya sa inyong dalawa, magabayan kayong dalawa na mag-asawa na ang proseso ng panganganak ay nag-uumpisa sa pagbubuntis. So, kumbaga, hinahanda niya kayong dalawa sa pagdating ng inyong supling. Alam mo, napakalaki ng role ng mga doula like you. Mami Tere, eto ngayon, paano ka ba nila marireach out if in case they would want your services, they would want your help? Oh, thank you. Meron po akong page, The Davao Doula, but you can still reach out to me sa Touch by Tere, yung nakasanayan na ng lahat. Or you can just message me on my personal Facebook account. That's yung buong pangalan ko. So, yun, you can just search for Davao Doula. Makikita nyo ang aking page. And there you go. Thank you so much, Mami Tere. I'm sure lahat ng mga pregnant moms natin ngayon ay nasagot na somehow yung mga tanong nila. Pero para paano pag may mga tanong pa sila, Mami Tere? Ayun na, dun tayo mag-message sa Davao Doula o kaya sa Touch by Tere na Facebook page ni Mami Tere. Ayan. See you sa next episode, mga mommies, kasi marami pang i-share si Mami Tere. Bye! Thank you, Mami Tere! Thank you din! Bye-bye!